isang malaking karangalan para sa akin ang makaharap at makapanayam at ma-one-on-one ang pinagkakautangan ko ng loob. At kung nga ba siya pinagkakautangan ng loob, mamaya malalaman ninyo, no? I-present ko muna ang aking guest. Wow! Di ba ako yung guest? At siya. Anyway, pinakikilala ko po sa inyo ang representative o ang congresswoman ng District 2 ng Marikina City. Walang iba kundi si Teacher Stella Quimbo. Hi, Teacher Stella! Hello, Papa O! Oo. Anong feeling? Kara mo si Ogie Diaz. Wow! Kumakaano naman ako. Starstruck. Sobrang starstruck. Hiyang-hiya ako, actually. No. Pero welcome. Welcome sa District 2. And thank you for being part of my birthday celebration. Oh, happy birthday. Ha? Thank you. Actually, today. November 23 pa. Tagal na. Oh, eh. 1 week na. Bonifacio Day na. Nag-birthday pa rin. November pa din naman. Yan naman ang gusto ko sa'yo. Birthday mo pa rin. At marami pa rin siyempre ang gustong makilala ng higit pa ang isang Teacher Stella. Bakit nga ba Teacher Stella? Si Stella Quimbo. Well, kasi teacher talaga ako. Mm-hmm. Teacher ako before ako naging congresswoman. So, nagturo ako sa UP. First time ko magturo, 1991 pa. Anders na. So, anyway, yun. Tapos, how long ka po nagturo? Turo ako for almost 20 years. Wow. And then, biglang na-realize namin mag-asawa na, naku, wala pala magpapatuloy ng kanyang naumpisahan dito sa Marikina. Kasi after 9 years of serving as congresswoman, ang dami rin naman yung naumpisahan na programs. Question is, sino magpapatuloy? Later on, naging logical na ako magpapatuloy. Anyway, medyo, kahit naman teacher ako, public service na rin naman kasi yun. Mm-hmm. And then at the same time, at a certain point kasi noong 2016, naging commissioner ako ng Philippine Competition Commission. So isa din siyang government agency. Ano po ito? Ito yung parang, kumbaga sa basketball, referee siya. Pero ang pinag-uusapan natin is mga kumpanya. Halimbawa, Globe and Smart, pag nagko-compete sila, kailangan may referee. Diba? Para kailangan patas ang laban. Wow. Ganun yung PCC. So, naging trabaho ko yon for almost 3 years din. So, doon ko na-realize, no? So, apart from yung teaching ko sa UP at saka yung pagiging commissioner, doon ko naman na-realize na kahit paano, tingin ko calling ko rin naman ang public service. Pero hindi ko na-realize na itong pagiging congressman nga ang in the end, magiging parang ending ko. Pero okay lang. Happy naman ako so far, Papa O. Kayo po ay hindi nababalik sa pagtuturo. Well, hindi pa sa ngayon. Kasi ano talaga, although kahit gusto ko siya, makain sa oras. Naku, ang hirap. Alam mo, sa totoo lang, saludo talaga ako sa lahat ng teachers. It's a back-breaking job, sa totoo lang. Yung nakatayo ka buong araw, nagtuturo ka, gagawa ka ng lesson plan, pag-uwi mo, check ka ng papers. Tapos, pag-iisipan mo na naman kung ano ituturo mo the following day. Ang haba talaga ng araw ng isang teacher. Ibig sabihin, pagtapos sa school, pagdating sa bahay, trabaho pa. Trabaho pa rin sa school. Oo, so hindi talaga pwedeng ipagsabay. Okay. So paano po yung niyo nahahati yung katawan ninyo, yung oras ninyo, yung panahon ninyo bilang nanay dahil apat ang anak ninyo. Nako. So, kailangan din niya nila kayo, di ba? Nako, sobrang challenging. So paano? Kasi di ba ilan ang anak niyo, Papa O? Lima. Okay, minus one lang ako. Four. Four. Oo. Pero ang hirap, mahirap. Buti na lang may bagong technology, di ba? Ibig sabihin, no? So nakakatulong yung cellphone, nakakatulong na pwede mag-video call ng ganun-ganun lang. And at the same time, tulungan kami ng asawa ko. Hindi pwedeng kaming dalawa wala. So, yun. Kahit paano, awa ng Diyos, nakakaraos naman as parents, pero napakahirap. Siguro, scheduling din is very important. Ibig sabihin, yung the next day, talagang nakalatag na talaga yung schedule namin from start to end. Makikita talaga namin kung anong mga bakanting oras na pwedeng ibigay also for other duties as parents. And then, may mga certain times of the week na talagang sagrado yan para sa family yan. So, typically, weekends. Was there a time na merong kang, merong kang anak na parang nasumbatan ka dahil wala na kayong oras sa amin?
Alam mo, so far, wala pa naman. Kasi kahit paano talaga, kasi between me and my husband, talagang kahit paano, may na-free up na time. And from day one, clear naman talaga sa amin na talagang priority pa rin sila. And number two, naiintindihan nila na ito talaga yung requirements ng trabaho namin. And mahal din namin yung trabaho namin. Kumbaga, passionate din kami sa ginagawa namin. Nakikita nila. And nakikita din nila na maligaya kami dun sa ginagawa namin. So, supportive din sila. So, kahit paano, thank you na lang. Thank you, Lord, na so far, okay naman. Bakit may mga politician na magulang na ayaw na nilang pumasok yung anak nila sa politics na? Parang sila na lang, wag na natin guluhin ang mga anak natin. Kayo ba gano'n? Alam mo kami, ang policy namin mag-asawa is, anak, bahala kayo kung saan nyo gusto, kung saan kayo masaya. Find your place under the sun, ika nga. Ibig sabihin ko, ano yung profession na sa tingin ninyo, ikaliligaya ninyo, sa tingin ninyo na magiging magaling kayo. Dahil di ba kasi pag yung ginagawa mong trabaho is enjoy ka, parang hindi mo siya iisipin na trabaho eh, di ba? So yun ang, ako for me, yun ang gusto kong ano, yun ang pangarap ko sa mga anak ko. Yun yung parang ibig kong sabihin na hanapin mo yung lugar mo sa mundo. Na kahit gusto nilang mag-madre, mag-pare. Oo. In fact, at a certain point, yung anak namin pangalawa, ito ha, hindi lang pareng gusto niya. Oh. Sabi niya sa amin, Nanay, gusto kong maging Santo Papa. Sabi ko, anak, mahirap yun kasi isa lang ang Santo Papa. Kung sinabi mo sa akin, gusto kong maging pare, sige, go, di ba? Pero okay naman. Pero handa ka dapat na handa kang maging frustrated kasi isa lang talaga ang Santo Papa sa buong mundo. Correct. Bakit niya yung gusto? Ewan ko, siguro nakikita niya na, well, mahilig siya magbasa ng ano, ng mga biography, ganyan. Nung nabasa niya yung mga kwento ng buhay ng mga ilang Santo Papa, naintriga siya. Ayun. Siya kasi siguro, ewan ko kasi, syempre nag-aaral din sa Catholic school, siguro. Yun pa rin. Masyado naging effective ang kanyang religion teacher. So, hindi pa rin nag-iiba yung kanyang gusto? Nag-iba na. Ano nang gusto niya? Hindi niya sinasabi, pero tingin ko gusto rin niya maging abogado. Tulad ng tatay niya. Pero again, ayokong pangunahan kasi yung second boy namin, grade 12 pa lang. So again, same rule. Anak, hanapin ninyo ko nung ikaliligaya ninyo. Doon lang kami, supporta lang kami. Buti ganun kayo. Yung iba kasi talagang ano, hindi ba? Kung ano yung puno, siya dapat ang bunga, parang ganun. Nako, mahirap yun. Especially today na, iba na mundo ngayon, di ba? Siguro nung generation ko, medyo ganun pa, di ba? Kung doktor ang tatay, nagiging doktor din ang anak. In fact, yung asawa ko, ang tatay niya, abogado, sampu sila magkakapatid. Apat sila magkakapatid na abogado rin. Na abogado rin. So, sa mga anak niya naman, meron din gusto mag-abogado? Sa amin, yung eldest namin, nasa law school. So, mukha naman enjoy siya. Pero yun, hindi rin namin pinilit. Nagulat na lang kami nung binalitan niya sa amin na nag-apply siya. Awa ng Diyos, nakapasa naman. Anong lagi niyong bilin sa kanila? Na alam na nila. Nako. Nakabisado na nila. Alam mo, never give up. Yun. Yung kasi syempre, hindi naman perfect ang mundo. Yung ibig sabihin, kunwari, nag-aral sila na mabuti sa exam, tapos hindi rin nila, let's say, mababa rin ang grade kahit na naghirap. Ganun talaga, anak ang buhay, di ba? Yung hindi mo perfectly makakontrol. Don't give up, di ba? Don't be afraid to make mistakes, 'di ba? And when you fall, doon ka natututo, 'di ba? Tumayo ka ulit. 'Di ba? So, ganun. Kasi ako, ganun din yung pagpapalaki sa akin ng aking magulang, yung yung nanay ko kasi professor din sa UP. Oo. Tapos eventually naging public servant din siya, pumasok din siya sa gobyerno. Pero parang maswerte ako na naging ganun yung upbringing ko, na very liberal sila.
hinayaan kaming pumili ng own career namin, etc. And they were very, very supportive. And every time kami na nahihirapan sa school, nagkakamali halimbawa or whatever, very supportive. Hindi, okay lang yan anak. Ganyan talaga ang buhay. You cannot perfectly control things as long as you try your best and yun, tumayo ka ulit kung nahulog ka. Tama. Kayo po ba, kailan po kayo huli umiyak? Nako, iyakin ako eh. Iyakin ako, pero nung birthday ko, naiyak ako kasi ang ginawa ko, sabi ko, I wanna share my blessing. So, ang ginawa namin is pinuntahan ko yung mga ka-birthday ko. Oh. Pinuntahan ko yung mga ka-birthday ko. In fact, yung mga ka-birthday ko sa district. So, niriguluhan ko ng cake at saka pansit for long life. Pero yung ilan sa kanila, binisita ko. And naiyak talaga ako dahil dun sa isang na bisita ko na ka-birthday ko. Bedridden siya. Tapos, nung nag-usap kami, ang dami niyang kunakwento sa akin na pinapakinggan daw niya ako pag ini-interview ako sa radyo. Tapos naalala niya lahat ng mga sinasabi ko. Yun lang, medyo na-touch ako sa ko. Okay, kahit paano. Meron ka na-touch na po. Yes, exactly. Tsaka, kumbaga nagkaka-meaning din yung trabaho namin at saka yung mga pinaglalaban sa Congress. Kasi hindi madali eh ang Congress, sa totoo lang. Like, ang dami naming advocacies, ang dami namin gusto. Pero syempre, can you imagine 300 kami? So kung meron kang panukala, eh kailangan may convince yung 299, diba? So hindi siya madali. More often than not, you don't get your way. Pero so ang hirap din na makipaglaban for the things that you truly believe in. So para nung napakinggan ko yung si tatay nga, naka-birthday ko, nakunakwento niya sa akin, oh, ito yung sinabi mo, ganyan, I agree, blah, blah, blah. Yun. Parang naiyak ako bigla. Tsaka nung nakwento niya sa akin, siguro na-overwhelm din siya dahil nabisita ko siya. So umiiyak siya nung nakwento siya sa akin. Naiyak din ako. Grabe ka mag-zumba. Kasi naman. Hindi, enjoy kasi ako. Ah, nag-enjoy ka? Truly, Lee. Nag-enjoy talaga ako mag-zumba. Pag nag-zumba ako sa umaga, sabihin nila sa akin, talaga ba mag-zumba ka pa in the afternoon? Eh, bakit ba? Eh, okay pa naman ako. Why not? Nakakatanggal stress. Nakakatanggal stress. And at the same time, enjoy na enjoy yung mga nagsusumba. Mahahawa ka talaga sa happiness nila. I mean, di ba? Simple source of happiness talaga. Tsaka tennis. Oo, I used to play tennis talaga. Pero hindi ko nakaya. Ano na? So, ibig sabihin, hindi ka mamatay mo kung hindi ka magsusumba sa isang loob na isang linggo. Oo, or exercise. Actually, exercise in general. Yung Zumba sa akin is luxury na nga eh. Luxury na ang Zumba ngayon. Kasi oras yung kailangan. Ang ano naman, hindi naman masaya kapag nasa YouTube lang, di ba? Nanginig mo naghihiyawan, naamoy mo yung mga ano, pawis. Iba-iba talaga if you're there. Medyo lumaki ka ngayon. Nag-tense ka. Ah, tense. Sa'yo ako kumain ng pizza. Oo, ganun. Para ka pala si Ate V. Pero alam mo, Vilman yan ako. Super Vilman yan. Oh my God, alam mo, nakakatuwa siya. Idol na idol ko siya. I mean, bukod sa ang galing niyang artista, ang galing niya. Ang galing niya sa Congress, ang galing niya sa, magaling siya sa politics. So, parang iniisip ko, saan niya yung kinuha? Basta meron siyang tingin ko, napanganak siya with that something eh. May talent talaga siya. Sa dalas ng pagbababahin niya sa district ng Marikina, ano ang karaniwan nilang hinain? Pre-pandemic or during the pandemic? Iba na ha, ang laki ng pinagbago during the pandemic. Hirap talaga, dami. Dami na wala ng trabaho. Yung mga may mga maliliit na negosyo, dami talagang nagsisarahan. Dati kasi, Papa O, yung pag magbanat ka ng buto, kahit paano mo papakain mo yung pamilya mo eh. Ngayon, kahit may trabaho ka, hirap pa rin eh. Ang hirap sa kanila to ask for help because syempre hindi sila sanay to ask for help because may trabaho naman eh. Pero despite that, kung na-hospital ka at this point in time, di ba? And then, ang dami kasi sa companies na, or marami sa workers na may pay cut because of the pandemic. Uh-oh. So, di ba?
So walang choice kung may na-hospital sa kanilang pamilya. Of course, then they end up asking for assistance. So yun, ang hirap din. Okay. So, ano po yung mga proyekto nyo na nasimulan nyo na, na pinagpapatuloy nyo? At yung pang naisipin nyo na gusto nyo pang gawin para sa district 2? Sa amin talaga, and my husband started this, it's really education eh. So it started out with yung sitwasyon kasi sa schools, let's say 10 years ago, kulang na kulang talagang classroom. Ano yung problema kapag kulang classroom? Nagiging minsan tatlo ang shift. Wala kang ginawa kundi maghatid at magsundo ng anak the whole day. Which means hindi ka na makakapagtrabaho. Diba? Which means mas maliit ang kita mo. And at the same time, yung quality ng family time is iba na kasi hindi na kayo nagkikita eh, diba? Na, so isa sa naging parang simpleng solution is kailangan ka talagang magparami ng classrooms. So, in his term alone, ang ipatayo niya na classroom, lagpas 700. Wow. But again, it's a very simple solution for a very big problem, which is quality of education. And at the same time, quality of family time. Diba? Yung wala nang bonding ba yung family because of that. Teacher Stella, gusto ko lang magpasalamat sa iyo. Kasi isa ka sa 11 na bumoto para magkaroon ng prangkisa ang ABS-CBN. Although hindi kami pinalat, pero nanindigan ka. So, hindi dahil ako'y bumibilib sa'yo dahil taga ABS-CBN ako, kundi hindi ka nagpasilaw sa partido. Kaya gustong-gusto kita. Maraming salamat sa ano. Buti po, hindi kayo na ano, nainganyo ng iba na sumama sa kanila para mag-no to franchise. Mahirap yun, ha? Kasi, siyempre tama ka, no? May pressure. And, yun nga, so 300 kami. Tapos kapag nare-realize mo na parang parami ng parami yata yung boto dun sa kabila, siyempre, manghihina ka rin. Pero ako from day one talaga, maliwanag sa akin na babalik ako dun sa competition, ha? Kasi yun nga yung isa sa advocacies talaga namin dahil nga, trabaho nga ako sa PCC. Sabi ko, hindi naman pwedeng mawalan ng competition ng ganun-ganun na lamang. Napaka-radical naman ng solusyon. Parang tingin ko, ang daming pwedeng gawin. Huwag lang siyang isara. Kasi syempre, ang dami niyang pinapasayang tao. Ako, for me, that's very basic. Marami sa mga lugar dito sa Pilipinas na ang tanging source of information is ABS-CBN. Lalalaman nila na magkakabagyo dahil may ABS-CBN. Diba? So, kung tatanggalin mo yon, paano na sila? Diba? So, yun eh. So, hindi lang happiness, hindi lang information. For me, at the end of the day, yun din, yung competition talaga. Kasi, simple lang naman yan, diba? Kung nagpapaligsahan ng, let's say, tatlong tao. O, kung may manliligaw ang anak mo. Diba? Eh, kung tatlo sila na nanliligaw sa anak mong babae, pagalingan silang tatlo, diba? Eh, kung isa na lang nanliligaw doon, di tatamad-tamad na lang, diba? So, in the end, hindi yung pinakamabayat. So ako for me, malaking bagay na nagtanggal ka ng isa dun sa tatlong malalaking nagko-compete dito sa industriya. Buti, Teacher Stella, hindi kayo natakot na baka mawalan kayo ng budget. Hindi kayo natakot na baka sabihin nila, hindi ako marunong mag-isa. Natakot ako, actually. Nakakatakot talaga yung ganon na pagbanta na mawala ng budget yung distrito ko. I mean, syempre, di ba, anong gagawin namin, right? Sumbatan ako na, naku, kaya tayo nawala ng project dito dahil sa pagboto mo. Pero at the end of the day, ako malaking bagay sa akin, makakatulog ka na mahimbing because sa pagtingin mo, yan ang tamang desisyon. Ako malaking bagay sa akin yun. Of course, I feel sorry na wala na siya ngayon. Rest assured, habang nandiyan tayo ako, ipaglalaban ko all the way. Because mabigat talaga ang paniniwala ko na the more the merrier sa isang industriya. Maraming salamat doon. Ang last question ko sa iyo, Teacher Stella, ay hanggang kailan si Teacher Stella sa politics? Kung hanggang kailan tayo mahal ng tao, ako,
simple lang ang prinsipyo ko sa buhay, no? Kasi again, kung pinipilit mo ang isang tao to stay in a position or to work for a particular company, hindi siya magiging effective. So ako, habang gusto ko rin ako ng tao na pagsilbihan sila, nandiyan lang ako. And anyway, kung mag-retire naman ako sa politics, once a teacher, always a teacher, babalik pa rin ako sa pagtuturo. At ano pa ho ang pangarap niya para sa District 2 na Marikina? Naku, na sana one day wala na tayong baha. Yan ang aking pinakamalaking pangarap for our district. Makakatulog tayo na mahimbing, hindi natin iniisip na tuwing lumalakas ang ulan sa gitna ng gabi, pagising natin sa umaga, ay hindi nagsiswimming ang chinelas natin. Or worse, ay tayo na ang nagsiswimming, di ba? So, maraming ganyan na lugar dito pa rin sa amin, Papa O, na talagang, ano eh, and it has been, this is how we have been from the beginning. I think we deserve something better. We really deserve a permanent solution sa pagbabaha. Kasi para naman ang Marikina sa kukuha ka ng bahay sa mga kung binabahan. Correct. Or bakit ka mag-i-invest? Halimbawa, gusto mo magtayo ng negosyo, gusto magtayo ng restaurant, pero isipin mo, naku, yoko na doon, babahain lang ako, di ba? Slowly naman, because we've been putting in infrastructure, pero kailangan talaga ng mas malawakang infrastructure talaga. Like for example, a dam doon sa bandang taas. Kasi masyado kami mababa eh. Problema, kinokolekta namin lahat ng tubig, ulan, wala sa itaas. So ang isang solution na nandun naman sa master plan ng gobyerno is doon mo ikokolekta sa taas. Pumunta sa catch basin siya. Tingin ko may kailangan pa rin ng ganun. Pero for whatever reason, hindi pa naumpisahan. So yan ang hope ko. Yung lahat ng infrastructure na kailangan para magkaroon ng permanent solution sa baha, nandiyan na. And of course, number two is yung behavior change. Kasi it's also because of how we treat Mother Nature. Yung ibig sabihin yung hindi natin inaalagaan ang ating environment. Yun din ang dahilan, di ba? Yung hindi tamang pagtapon ng basura, hindi natin inaalagaan ang ating ilog, or mga illegal quarrying activities dun sa mga watershed na hindi naman dapat mag-quarrying, dapat matigil na yan. So I think it's a combination of both, infrastructure at saka yung pagpapalit ng behavior natin. Ano ang message ni Teacher Stella sa kanyang sarili? Kapit lang, dahil may pandemya. Well, this is really my message for everyone, not just for me. Pagdating sa pandemya, ano naman, walang forever. Matatapos din ang pandemya. While may pandemic, nako, kailangan ko to sabihin, mag-ingat pa rin tayo. Magsuot pa rin tayo ng mask, social distancing pa rin tayo. But then, ang next na kailangan talaga natin pagtrabahuan is yung pagbangon. So, economic recovery ang dapat natin next na pag-isipan. Sana bumalik na rin ang mga bata sa school. At ang mga nawalan ng trabaho, sana makahanap ulit. Ang mga negosyo na nagsara, sana finally magbukas ulit. Or di kaya mag-invest sa ibang sectors na mas productive naman. Thank you so much, Teacher Stella. No. At hangad ko ang tagumpay mo sa susunod na eleksyon. At happy birthday belated. Nako, thank you. Salamat talaga. Thank you for your precious time, Papa O. Yes, oh, ano ba yan? Sana ma-achieve ko yung ganyang pangangatawan. Hindi, talaga to. Sexy. Ano ko ba?